alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsaho ng bayan mo. Iba mo, Jesus, Nazareno. Tayo ngayon ay magtipo at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating devosyon. Purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Hindi na ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Siya na tagapaghilom, tagapaglunas, siya na ating pag-asa at kalikasan. Kaya nga't dumulog tayo sa Kanya ng may dalisay na pagtitiwala at pagsisisi. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi tayo ngayon ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda na Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami na isang haring namamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila
sapagkat hindi ikaw kundi ang inayawan nila, mamamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karawahing pantigma, ang iba na may mga ngabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba na may gagawin niyang ninuno para sa libo-libo at lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa mga gawaan ng mga kagamitan at karawahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawan ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang mga pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman, ulibo at paalaan sa kanyang buhan. Kukunin din niya ang mga ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ipabahagi sa ani sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, pinakamaganda niyang baka, kabayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin ninyo sa amin, ay ibig pa rin namin ang haring namamahala sa amin. Sa gayon, matutong isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng isang hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan, samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't pinakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang nagkikilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Parang katatapos lang ng piyesta, ngunit naririto pa rin kayo. Hindi pa rin kayo maka-get over. May hangover pa kayo ng piyesta at naririto pa rin kayo. Sino dito ang nagpunta nung piyesta? Taas nga ang kamay. Napakarami. At naririto pa rin kayo. Bumabalik.
sapagkat alam natin, hindi lang tuwing piyesta ang ating pagdedebosyon. Hindi lang tuwing piyesta, ibig nating makita si Jesus. Kung hindi araw-araw ng ating pamumuhay, ang ugnayan natin sa Kanya ay buhay na buhay. Yun ang ipagdasal natin. Ngunit bago natin yan ipagdasal, magpasalamat din tayo, una sa lahat at higit sa lahat, sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, na ang nakalipas na Nazareno 2024, ang isa na kung saan ang pinakamaraming nagpunta, ang pinakamaigsing traslasyon, at ang pinakakonting disgrasya na naganap. At ito'y tunay na biyaya na naging banal, ligtas, at maayos ang ating Nazareno 2024. Pinakamaigsing traslasyon, pinakamaraming nagpuntang deboto, at pinakakaunting may nadisgrasya na kapistahan. Kaya't palakpakan uli natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tunay ngang kapag tayo'y sama-sama at taimtim na naghahanda at nananalangin, ipinagkakaloob niya ang biyayang nakabubuti sa atin. Na ipakita natin si Jesus nung traslasyon. At ako po'y nagpapasalamat sa mga debotong nakiisa, sumunod. Bagamat may mga pagkakataong hindi siya nakita sa harapan, sa dami pa rin na mga pumanik. Siguro nga po kasi minsan lang yata sa isang taon kaya hindi tayo narinig. At inuunawa natin. Siguro nga po meron silang mga marubdob na kahilingan. Siguro nga po mapusok ang kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Ngunit hindi tayo sumusuko. Naniniwala tayong darating ang panahon, mas mauunawaan natin ang tunay na paglapit sa Kanya. Hindi nga siguro maiiwasan na may mga taong mapusok ang kanilang damdamin. Sa Ebanghelyo nga ngayon, narinig natin may apat na taong naging mapusok din. Kaya hindi rin tayo agad makapaghuhusga. Narinig natin sa Ebanghelyo, may apat nga raw pong tao, sinira yung bubong ng bahay para madala ang kanilang kaibigang paralitiko kay Jesus Nazareno. Sa dami rin daw ng tao na nakapalibot kay Jesus Nazareno, walang naisip yung mga magkakaibigan na paraan kundi pumanik nung bahay kung nasaan si Jesus at doon binuksan nila. Siguro kung kayo'y may-ari nung bahay, ano kaya iisipin ninyo? May pumasok, may sumira. Pero dito makikita natin, yung magkakaibigan, hindi nila ito ginawa para sa sarili nila. Yun lang ang iniisip ko. Siguro nga ako kung meron mga mapupusok nung traslasyon, siguro may pinagdarasal silang ibang tao. Sana nga po. Yung mga hindi makalapit sa andas, yung mga hindi makalapit
sa poon. Katulad ng mga magkakaibigan, ang inilapit nila, hindi yung sarili nila. Dito makikita natin, ano raw po ang nakaantig sa puso ni Jesus Nazareno. Ito raw ang sikreto, mga kapatid. Kung ang iyong inilalapit sa Kanya ay lalo't higit yung hirap makalapit sa Kanya. Kapag ang laman lang daw po ng panalangin natin ay tungkol sa atin, yung gusto natin, yung hiling natin, baka pakinggan niya. Pero alam niya raw po, ang isang mas malakas ang tsansa na pakinggan niya, ito ay ang hiling para sa iba. Lalo na ng mga mahihina, lalo na ng hirap makalapit sa Kanya. Katulad nung paralitiko na inilapit ng Kanyang mga kaibigan. Isa ito sa mga himala ni Jesus Nazareno na hindi nakabatay doon sa pananampalataya nung taong pinaghimalaan. Bagkus ang himala ay nakabatay sa mga taong humiling para doon sa nangangailangan. Kaya nga't kung tayo raw, taimtim, wagas, at talagang dumudulog sa Kanya para sa iba, sana katulad ng sinabi sa Ebanghelyo, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, ganun na lang niya pinagaling yung paralitiko. Kaya nga sa pagdedebosyon natin, ang tunay na deboto, tagapamagitan din. Ang tunay na deboto, tulay ng biyaya ng Nazareno. Kaya huwag niyong kalilimutan sa pagdarasal niyo ngayon, sana ipagdasal din natin, lalo na yung mga may sakit na gustong gusto sigurong pumunta dito sa Quiapo. Pero sa sandaling ito, hindi kaya. Yung ibang mga tao, siguro dahil may trabaho, gusto-gusto sanang mag-debosyon ngayong Biyernes. Pero dala ng mga pangangailangan at sirkumstansya, hindi makapunta dito. Yung mga taong kailangan magsisi at magbagong buhay, pero hindi pa sila naliliwanagan, ipagdasal din natin sila. Yung mga kailangan bumalik dito para hindi lang tuwing Anuebe nagpupunta, ipagdasal din natin sila para makasama natin sila tuwing Biyernes, hindi lang tuwing piyesta. Maraming mga tao pa ang nangangailangang mapalapit sa Nazareno. Sana katulad po tayo ng mga kaibigan, sapagkat ang tunay na deboto, tagapamagitan. Ang tunay na deboto, hindi lang sarili ang inilalapit sa Nazareno, kung hindi lalo na yung hirap at hindi makalapit sa Kanya. At papaano tayo tunay na magiging tagapamagitan? Kapag tayo'y puno ng malasakit. Malasakit. Hindi raw po manhid ang isang deboto.
ang isang tunay na deboto, ramdam natin ang pangangailangan ng ating kapwa. Ang tunay na deboto, hindi lang may sariling mundo, bagkos kanyang inilalagay ang kanyang sarili sa katotohanan ng kanyang kapwa. Kaya nga tang isang tunay na deboto, inilalagay din niya ang sarili niya sa kanyang kapwa. Kaya nga sabi ko kanina, hindi tayo nandito para manghusga. Maraming mga tao nitong nakalipas na araw, hinuhusgahan ang mga deboto. Hinuhusgahan ang mga lumalapit sa Nazareno. Pero kung tayo, inilalagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ng ating kapwa, sa halip na paghuhusga, pagmamalasakit ang mabubuo sa ating puso. Siguro nga, may mga taong mapusok. Pero siguro kung ikaw yung desperado, magiging mapusok ka din. Siguro nga, may mga taong mabilis uminit ang ulo. Pero siguro kung ikaw yung matindi ang pinagdaraanan, hindi lang siguro init ng ulo, meron ka. Siguro kung gutom ka, mas masahol pa ang ginagawa mo kaysa sa ginagawa ng iba. Siguro nga, kung yung pamilya mo nagkakawatak-watak, mas higit pa yung luha mo at pagsusumamo mo kaysa sa iba. Ang tunay na deboto, bago maging tagapamagitan, marunong munang magmalasakit. Ito ang ipagdasal natin sa araw na ito sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Turuan tayong tunay na magmalasakit para sa halip na maging mapanghusga, mapagmataas, mapagmalinis, tayo'y maging tunay na tagapamagitan, tunay na maging tulay ng biyaya. Kaya nga siguro, napakarami pa rin natin hanggang ngayon. Sabi ko nga, ako po ang nagmisa nung una at huling piyesta misa nung Anuebe. At sabi ko, kaya po lang yata ho yung walang pinagkaiba yung dami ng nagsimba nung unang misa at huling misa ng kapistahan. Siguro nga po, kaya walang sawa tayong pumunda rito sapagkat alam natin kapag namamagitan tayo, nagmamalasakit tayo at inilalapit natin sa Kanya, hindi lang ang ating pangangailangan, kung hindi pangangailangan ng iba, ito'y makaantig, ito'y diringgin, ito'y ipagkakaloob ni Jesus Nazareno. Sapagkat kung meron mang mas mapagmalasakit kaysa sa atin, kung meron mang mas tagapamagitan kaysa sa atin, ito'y walang iba kung hindi siya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kayo po ang tagapamagitan ng Diyos sa tao. Kayo ang tulay ng Diyos Ama at ng sangkatauhan. Kaya't malakas ang loob namin
lumapit sa inyo, sapagkat alam namin kayo ang naunang magmalasakit sa amin, sapagkat ramdam ninyo ang aming paghihirap, ang aming pakikibaka, ang aming pagkagutom at pagkauhaw sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo rin po kaming maging mga tunay na deboto na ang aming mga dasal ay hindi lamang para sa sarili namin lamang, kundi bagkus lalo na sa mga taong nangangailangan ng iyong awa, sa mga taong walang magawa para matulungan ng kanilang sarili sa iba't ibang mga kadahilanan, lalo na ang mga may sakit, lalo na ang mga naliligaw ng landas, lalo na ang nangangailangang magbalik loob sa iyo. Kaya tanggapin niyo po ang aming mga panalangin para sa kanila. Alam namin, puspos kayo ng malasakit, puspos kayo ng awa, at kami rin nawa, mapuspos ng awa at pagmamalasakit sa aming kapwa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang ala-ala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasig sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan
sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan, lalong-lalo na para sa ating mga kapwa na nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Halak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng lumas at putil ng Trigo upang maging lugod katawan mo. Jesus Nazareno, malak at tinapay sa magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana,
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin yung banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, buong pag-ibig at galang nating awitin ang Ama namin.
Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami makasarili lamang. Kung minsan nagiging manhid kami sa pangangailangan at pagdurusa ng aming kapwa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tunawin niyo po ang aming mga matitigas na puso. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating mapagmalasakit na tagapamagitan sa Ama. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Habang buhay, O Jesus,
pagsama ko. Ang sama ko dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Nazareno, patnubayan niyo po na wag gabayan ako. Iligtas na kapahamakan at iyak na kamatayan, wag po ninyo kami mababayaan. Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistery. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat na banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, ang pagbili po ng medalyon at statwa ng Nazareno, at sa lahat ng mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At muli, maraming maraming salamat po sa inyong pananalangin at pakikiisa upang ang Nazareno 2024 ay maging banal, ligtas at maayos. At kahit tapos na ang piyesta, ang ating adhikain, ibig po naming makita si Jesus. Patuloy nating tuklasin si Jesus. Patuloy nating ipakita si Jesus sa ating buhay. Ang tunay na deboto ay tagapamagitan, at tayo'y magiging tagapamagitan kung katulad ni Jesus Nazareno, puno tayo ng malasakit sa ating kapwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isang ng Nuestro Padre Jesús
Nuestro Padre Jesús, Nazareno.